Isang magandang balita mga kaibigan, naglabas po ng statement ang Office of the Vice President Sara Duterte tungkol doon sa kaso ni na Ka-Eric at Dr. Lorraine Badoy. Ito, susubukan kong basahin ang sulat ng Vice President sa abot ng aking makakaya. Assalamualaikum. Maraming salamat sa lahat ng mga Pilipino na sumuporta at nakiisa sa laban ni na Dr. Lorraine at Jeffrey Ka-Eric Celis. Noong December 5, ikinulong si na Dr. Badoy at Ka-Eric sa House of Representatives matapos na sila ay manindigan para sa ating karapatan na malayang makapagpahayag at sa malayang pamamahayag. Kahanga-hanga ang tapang at tatag na ipinamalas ni na Dr. Badoy at Ka-Eric para ipaglaban ang ating karapatan at itaguyod ang saligang batas. Simbolo sila ng isang bayan na naninindigan ng tama at naninindigan para sa tama. Una nang nagpakita ng katapangan at katapatan sa bayan, sina Dr. Badoy at Ka-Eric bilang bahagi ng matagumpay na kampanya ng Duterte Administration laban sa terorismo ng insurhensya sa ilalim ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Kinikilala natin ang mga magigiting na retired Philippine Military Academy alumni at mga dating membro ng armed forces na naglabas ng matapang na panawagan para sa pagpapalaya sa dalawa. Ang panawagan ng PMA alumni at mga kawal ng AFP ay paalala rin sa kahalagahan ng kaayusan, integridad at maayos na pamahalaan. Maraming salamat din sa pagkakaisa ng mga kasapi ng media, social media practitioners, professionals, IP leaders at iba pang sektor na naging instrumento para mapalaya sina Dr. Badoy at Ka-Eric. May kapangyarihan ang bayang nagkakaisa para sa pagsulong ng ating karapatan, para sa katarungan, para sa katotohanan, at para sa pagtatatag ng mapayapa at matibay na bayan. Shukran. Sara Z. Duterte, Vice President of the Philippines, Secretary of the Department of Education. Ang sulat na ito ay dated December 13, 2023. So ayan po ang nilalaman ng liham ng Vice President of the Philippines, Sara Duterte. At ano ang masasabi ninyo mga kaibigan?